Sa ukay-ukay, my forever. Nang dahil sa ukay, isang LGBT na in love, nagka forever. Kauna-una ang istorya sa lalawigan ng Batangas, ang makulay at masayang buhay pag-ibig ni na Jobert at Geraldine. Nagkatuluyan at pinag-isang dibdib ang 38 anyos na si Geraldine Mendoza at 26 anyos na si Jobert Emberin, na kinasal noong ika-3 ng Hunyo 2023 sa Luntian Resort, Barangay San Sebastian, Lipa City, Batangas. Si Geraldine Mendoza ay 38 anyos na taga Lipa City, Batangas, na member ng isang LGBT o transgender na nainlove at nagpakasal kay Jobert Berin na 26 anyos na tubong kalbayog Samar. Napunta sa Lipa City upang magtrabaho sa kagandang palad, ay nakipagsapalaran at sadyang mabait ang tadhana para kay Jobert, at nakilala sila ni Geraldine sa isang ukay-ukay sa Lipa at namuhay na mag-asawa. At noong ika-3 nga ng Hunyo, sila ay kinasal na parang kaparehas lang din ang ikinakasal sa simbahan. Masaya ako kasi kahit yung ikakasal ko ay hindi man tunay na babae. Bukod sa nakalala ko sa kanya, hindi lang sa maganda, kundi sa mabait at mapagmahal na tao. Sa Facebook ko lang siya nakilala. Kasi nagtatrabaho ako bilang boy sa Guapitas. Tapos may nahalungkat akong pangalan, chinerch ko. Tapos pag-search ko, yun, sabi ko, pwede ba tayo magkilala sa personal? Sabi niya, oo. Tapos sinabi niya sa akin, hindi daw siya tunay na babae. Sabi ko naman, okay lang, kahit hindi ka tunay na babae. At least makilala lang kita. Ayun, nakilala ko siya sa personal. Yun, naantig yung puso ko sa kanya. Tapos sa hindi sa kagandahan, kabaitan, nakita ko sa sarili na wala pala siyang pamilya at walang nagmamahal sa kanya. Kaya yun, mas lalo akong naantig ng pagmamahal sa kanya. Kung nakilalang mga ex dati, hindi ako sineryoso, kaya parang wala na akong sa buhay na pagmamahal, walang nagmamahal sa akin. Naghanap ako ng tao na mas karapat dapat sa akin at mamahalin ako. Habang kumakain kami sa restaurant siya, kumakain kami. Sabi ko sa kanya, pwede ba kitang ikasal? Hindi natuwa siya kasi bibihira lang sa kanila na ikakasal ng mga LGBT. Sabi ko, okay lang, at least padama ko sa iyo ang tunay na pagmamahal. Kasi syempre hindi tayo alam na babae, pinanganak akong trans, or lalaki pala, tas naging trans. So, hindi ko in-expect talaga. At blessing yun for me kasi matagal ko nang hinihiling na magkaroon ng real na relationship. Although, nagkaroon naman ako before, kasi syempre, hinahanap ko. Feeling ko merong tatanggap sa akin kasi yun yung self-worth ko. So, yeah. Feeling ko may tatanggap sa akin. So, hinahanap ko siya. And, unfortunately, yung mga previous relationship hindi nag-work. Pero yun, nakilala ko siya. Actually, nung time nakilala ko siya, medyo sarado na yung heart ko. Nag-ano na lang, come out, pay, kung sino nandyan. E di, siya na lang. Nung 2015, actually, may naligaw na Italiano. Tapos, sabi ko sa Italiano, hindi ko kasi siya gusto. Kasi,
cultural differences, tsaka malayo siya. So, although, ano naman, fluent naman ako sa English. Pero sabi ko sa kanya, mas gusto ko yung Filipino kasi at home. Tapos yun, nagkaroon ng relationship ng mga Pinoy. Inopen ko yung heart ko, pero hindi nag-work eh. Sa una lang malambing. Ganun yung common nangyari sa LGBT. Sa una lang malambing, tapos papakla, papait, nagiging take for granted na lang ako, ganun. Nung time na nagsara yung puso, sayo, si Kamot May, sino nga lang ang darating? So sabi ko sa Taliano, sige, fine. Pa siya din dumating. Eh, napatunayan niya na pinaglaban niya ako sa parents niya. Tapos proud siya sa mga katrabaho niya. Tapos, na-appreciate yun. Tapos minsan, pumapasok siya sa work niya before 3 hours ng tulog. 2 hours lang, para lang makachat ako. O, panggabi kasi ako, tapos siya nag-work sa morning. Tapos, nung Valentine's Day, ang daming binigay sa akin na teddy bear na pink. Tapos, flowers. Both yung plastic tsaka yung real flower. Tapos, heart-shaped balloon. Sabi ko, parang ngayon lang may gumanan sa akin. Diba? Parang nakakatuwa. Tapos, unti-unti, nagbukas yung heart ko. Kaya sabi ko, pinikit ko yung mata ko. Sabi ko, Lord, I think nakita ko na siya yung magtatanggap sa akin. So, kinausap ko si Italiano. Sabi ko, sorry, hindi talaga, hindi ako ganito na na dalawa. Mahal ko si Jobert and gusto ko, hindi ko siya kayang saktan. Although parehas nila alam at that time na sabay sila. Kasi that time nga, sarado ni heart ko. Come what may na lang ako kung sinong nandyan, go! Pero napatunayan niya na iba siya, magmahal. And fair enough, nag-pray ako kay Lord, susugal ko yung pagmamahal niya. Okay. And then here we are, kakasal na kami. Announcement, by the power vested in me by the LGBT Assistant Church in the Philippines, I now pronounce you partners in life. You may now kiss each other. John D. Guzman para sa COM Media Productions.